Hello, hello, hello mga kawalwal. Nandito na naman ang inyong tagapaglingkod na si Batang Kubus. Ayan, magluluto tayo ngayon ng ating merienda na napakasarap na calamares. Ayan, isa-isayin natin ang ating mga ingredients mga kawalwal. Ayan, siyempre meron tayong sariwang pusit. Ayan, yan po yung ating gagawing calamares mga kawalwal. Hindi mawawala ang harina. Meron din tayong asin, paminta, sibuyas para sa ating sausawan, siyempre mantika para sa ating pagprito, suka, at toyo. Ayan, ayan po ang ating lulutuin ngayon mga kawalwal, ang napakasarap na calamares. Kaya umpisa na natin at hiwa-hiwain na muna natin ang ating mga ang ating pusit. Yan. Yan mga kalwal, linisin muna natin. At ang paglinis nga pala ng pusit mga kalwal, tatanggalin nyo itong plastic nya. Yan. Tapos meron nga palang parang ngipin. Ito ayan sa gitna nya. Kailangan natin tanggalin yan. Para pag kinain natin yung ulo, dire-diretso. Ayan, yan po yung ngipin nya. Oh. Kailangan natin tanggalin yan mga kalwal. Ito, yung bituka. Tanggalin din natin. Ito nga pala yung ano, pag yung nagluluto kayo ng pusit na gusto yung itim, ito yung pinakatinta niya. Ganito, tatanggalin nyo siya ng ganyan mga kawalwal. Kukunin nyo lang yan. O, ito yung pinakatinta niya. Yan yung pwede nyo gamitin pampakulay ng pusit nyo pag yung sasabawan nyo siya. Kilinisin muna natin para masarap yung ating calamares. Ulitin ko, tanggalin nyo ha, yung plastic niya para pag yung kinain nyo, wala ng plastic. O, ito yung ano niya mga kawalwal. Ganyan po yung tamang paglinis ng pusit. Tanggalin yung ngipin kasi ito ay istorbo sa pagkain nyo. Ayan. Ito nga pala yung pinakapaborito ni Batang Kubus na seafood pusit. Diba ang haba? Ayan, kita nyo, umiitim siya. Ayan yung tinta. Kailangan tanggalin natin. Ayan mga kawalwal, handa na yung ating calamares. Ayan, nahiwa ko na siya para sa ating calamares. Ready na siya. At itatalbog na natin siya maya-maya sa harina para maumpisa na natin ang pagluto. Kaya antabayanan nyo lang ang ating pagluto ng calamares. Okay, samahan nyo na ako mga kawalwal. Okay mga kalwalwal, ito yung harina natin at titimplahan na natin siya para pag yun nilagay natin yung ating pusit. May lasa na siya kahit hindi pa natin isawsaw sa ano, konting asin. Siyempre, hindi mawala ang paminta. Ayan. Masarap yung may paminta. Tapos, haluin natin mabuti mga kawalwal. Dito natin itatalbog ang ating pusit para ready na sa ating pagprito. Okay, yan. Ilalagay na natin ngayon ang ating pusit para ready na mamaya. Piprito na lang natin. Ito ang merienda ni Batang Kubus, calamares. Ito nga pala yung paborito na seafoods ni Batang Kubus mga kawalwal. Pusit talaga. Okay, yeah, mga kawal, nakita nyo na at ihahanda na natin ang ating mantika para iprito na natin ang ating calamares. Ayan, tambay-tambay lang kayo dyan at antayin nyo ang ating pagluto ng calamares. Okay, mga kawalwal, at mainit na yung ating mantika. Umpisahan na natin ang pagluto ng calamares. Kakamayin na lang natin kasi hindi natin makakukuha pag kinutsara natin dikit-dikit pa. Ayan. Umpisa na natin maglagay para sa ating calamares. Medyo mag-ingat-ingat lang po tayo mga kawalwal kasi yung
mata ng pusit, tumatalsik yan, pumuputok. Kaya ingat-ingatan natin yung pag-ano natin sa ulo. Yan. Yung naririnig yung pumuputok, yan yung ulo. Yung mata ng pusit, pumuputok po yan, mga kawalwag. Kaya kailangan, maingat din po tayo sa pagluluto. Ito yung paborito ni Batang Kubus, mga kawalwal. Calamari. Kaya pag nakakakita ako ng pusit, yan, tokwa, bumibili talaga ako dito sa Saudi. Kasi yan talaga yung inaasam-asam na lagi kong kinakain. Tapos, may sausawan tayo. Yung kaninang sibuyas na nakita nyo, yun ang gagawin natin sa sausawan. Kasi masarap sa calamari yung maraming sibuyas. Kaya lang, naubusan ako ng sili. Wala akong sili, kaya hindi siya maanghang. Pero okay lang, may sibuyas naman. Madami naman sibuyas. Ayan, mga kawalwag, tinan nyo ang ating calamari. Sariwa po yan na nabili ni Batang Kubus. Yung kusit natin. Inuulit ko nga pala sa inyo, mga kawalwal, medyo mag-ingat-ingat po tayo pag yung nilagay na natin yung ulo ng pusit. Kasi baka matalsikan kayo ng mantika pag pumutok yung mata nun. Yung mata ng pusit, yan yun pumuputok. Naririnig niya, may pumuputok-putok. Kaya hinahalo ko kagad para yung pagputok niya hindi tatalsik. Kung nasa Pinas tayo nito, mga kawalwal, alam nyo na yung kasabay nito. Sigurado, meron na tayong pinapatayong red horse dyan. Narinig niya, pumuputok, mga kawalwal. Paalala lang uli ni Batang Kubus, ingat-ingat po tayo kasi mantika yan. Pag nagluto po tayo, kailangan meron tayong gamit na pang-suporta sa mantikang tumatalsik. Ay, malapit na po. Malapit nang maluto ang ating calamari.
kung narinig nyo, diba, sabi din nyo eh, pumuputok. Okay, ayan. Okay na yung ating unang salang. Kaya, kunin na muna natin. Ayan, pumuputok. Narinig nyo naman, di ba? Kaya ngayon, alam nyo na na pumuputok talaga yung mata ng pusit. Ayan na. Ito na yung ating first batch. Kaya maya-maya, ipapakita ko na sa inyo ang kabuuan ng ating calamares.